Our good and gracious Father, we thank you for this morning that you've gathered us sa linggong ito na may panahon kami upang makipagniig sa iyo, pakinggan ang iyong salita, upang kami patuloy na mabago, maitamang aming mga puso't isipan, mailagay kami Panginoon sa katotohanan na kung wala kayo Panginoon, wala kaming magagawa. Kaya dalangin po namin sa oras na ito, sa patuloy naming panambahan, pangalan mo lamang ang may taas. Bigyan nyo kami ng mababang kalooban, natuturoang puso, at isipan na tumatalima sa iyong salita. Dalangin po namin na ang pag-aaralan namin simula sa umagang ito hanggang mamaya, Panginoon, ay magsilbing kalakasan, magsilbing pagtatama sa aming mga puso't isipan, at magpabanal sa amin patuloy. At dinadalangin namin na patuloy nyo kaming samahan sa maghapong ito ng panambahan namin. Dinadalangin din po namin ang kapatid na Brother Chester. Ingatan nyo rin po siya sa kanya pong nararamdaman. Dalangin namin na huwag itong maging malala at makarating sila ng safe sa ospital, sa pagsaba sa kanila ni Brother Rico at ni Brother Edsel. Gabayan nyo po sila at dalangin namin, Lord, na kayo po ang tumulong sa kanila, Lord, sa pag-asikaso sa kay Brother Chester. Tinataas din po namin, mga kapatiran namin na wala pa dito ngayon. Ingatan nyo rin po sila sa kanilang pagbiyahe, na sila'y makarating ng tiwasay. At dalangin namin, Lord, na kayo rin po ang patuloy na mag-ingat din sa mga kapatid namin na hindi maka-join physically. Sila man po ay nasa balik ng karamdaman. Dalangin namin ang iba yung kalakasan at kagalingan na patuloy pong igawad sa kanila. At sa aming pong pag-aaralan ngayon, kayo po ang patuloy na magbigay sa amin ng katalinuhan at kalakasan, Panginoon. Dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So, since magsasubstitute ako kay Brother Chester, hindi ko hindi ko po gagamitin yung kanyang prepare. So, last night, I was able to teach the men regarding a very important topic about wisdom and how we apply wisdom in our lives as Christians. So, ngayong umaga pong ito, nais ko ito ibahagi sa kongregasyon for the benefit of all the women na wala kagabi dahil may sarili kayong gathering sa paunguna naman ni Sister Rudelin. So, please let us open our Bible in James chapter 1. Verses 1-18. Basahin ko lang po ang salita ng Diyos. James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes in the dispersion, greetings. Count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness, and let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. If any of you lacks wisdom, let him ask God, who gives generously to all without reproach, and it will be given him. But let him ask in faith, with no doubting. For the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Let the lowly brother boast in his exaltation, and the rich in his humiliation. Because like a flower of the grass, he will pass away. For the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flower falls and its beauty perishes. So also the rich man fades away in the midst of his pursuits. Blessed is the man who remains steadfast under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love him. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and he himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, brings forth death. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change.
Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Palayan po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. I entitled this message, The Cost of Foolishness. Ang presyo o ang halaga o ano yung gastos ng kamangmangan. In this day and age, technology has advanced. Sobrang advanced ang technology na ang nangyari po ay nagiging automated na lahat ng mga bagay. At yung automation na ito ay nagpapadali sa buhay ng tao. Can you imagine kung ikaw ay nasa, for example, nasa ano ka, ibang lugar ka ngayon, nasa probinsya ka, at dati, kailangan mo pang, ewan ko, aware kayo sa Telegram. Ang pinakamabilis dati na makarating from island to island is Telegram. Unless meron kang phone line na ano pa yon, no? Long distance call at ang gastos. So, because of the, masasabi kong, in comparison ngayon, because of the primitive technology before, mas magastos. Magbabayad ka sa telegrama, tatawag ka long distance, at maraming gastos because of the lack of technology. But because brilliant men has poured out so much knowledge in technology, nandiyan na, may messenger, instant. Isang click mo lang, send, nakarating na kung saan mang lupalop ng mundo na may signal. Mas napapabilis ang buhay, mas napapatipid because of the advancement in technology. And that is caused by the knowledge accumulated from many years of experience and thought. Yung nga lang, knowledge is also, should I say knowledge will be worthless if you don't apply it in wisdom. No? Imagine kung isang tao na alam niya na meron siyang kakayanan, mapadali ang kanyang trabaho, that he can just send message by chatting, typing the message, and then pressing send to the next person, napakabilis nun. But what if there's a man, a foolish man, who has all the technology, the knowledge, and the know-how on how these things work, pero ang ginawa niya, tinype niya yung message sa cellphone niya, hindi niya sinend, ang ginawa niya, nilagay niya sa isang package, yung cellphone, at pinadala niya via LBC or via courier yung box ng cellphone para pagbukas mababasa, oh, may message. Isn't that foolishness? Isn't that costly? And I can say with all conviction that in our foolishness, it costs us a lot. Even we are wise or in our own eyes, even we are knowledgeable about many things, nangyayari na nagiging costly ito sa ating buhay because of our foolishness. One part of this text na binasa natin, and it starts with James, sa isang greeting. He didn't, alam na natin, no, sa pag-aaral natin, every Wednesday, nasa James tayo at sa mga ibang studies natin. James said, he is a servant of God. Hindi niya tinake yung opportunity na iyabang na, kapatid ko si Kristo, makinig kayo sa akin. No, he addressed himself as a servant of God. Isang alipin ng Diyos. At ang kagandahan ng isang alipin ng Diyos, kapag ikay isang alipin ng Diyos, you are a servant of God, I don't think he will, in a sense, hire someone who is dumb or stupid or foolish. Kung hinahire ang mga servant for that matter. Naniniwala ako na tayo bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga alipin ng Diyos, God has bestowed us His wisdom, yung karunungan na nagbumula sa ating kaligtasan. So I would start this devotion by saying that if we are foolish or if we do foolish things, we are sinning. Ang kapalaluan, ang kamangmangan ay pagkakasala. Sapagkat when God has regenerated us, binigay niya yung karunungan. At yung karunungan na yon ay karunungan kung ano ang ebanghelyo. That we may apply our knowledge of the gospel sa pananampalataya. Kaya
makikita rin natin dito in verse 2, sinabi, count it all joy, my brothers, when you meet trials of various kinds. For you know that the testing of your faith produces steadfastness. Nakita natin bakit magiging blessing, magiging kagalakan. Kasi may pananampalatayang tinetest. And I believe as we as Christians, as believers in the Lord, part ng ating pananampalataya is in agreement with the wisdom of God that He has bestowed upon us. Because only fools will say that there is no God. Even though alam nila na may Diyos, even though alam nila yung gospel, and in fact, I would go as far in saying that even unbelievers can understand the gospel. Because God made each and every one of us, believers or non-believers, in His image. We have the intelligence, the capacity to understand concepts, principles. But understanding is different from believing. And I believe, as the scripture says, na tinitest yung ating faith, it's because God has given us that wisdom to believe. And only fools will not believe in the finished work of Christ. That's why in Matthew 7, makita natin doon yung dalawa. Example, first, the foolish builder. He built his house on the sand. And the wise builder built his house on the solid rock. Makita natin yung pagkakaiba ng tao na may karunungan mula sa Diyos at merong karunungan na nagmumula sa laman. Parehas maganda ang bahay, mukhang parehas naman ang materyales, walang binanggit na pagkakaiba, ngunit nagkaiba sila sa pundasyon. Ano makita natin doon? Both can know who God is in a sense na naintindihan natin intellectually, but it takes God's working miracle to produce that faith, that we may apply that faith in wisdom to believe. Kamang mga nang hindi manampalataya. At salamat sa Diyos na may pananampalataya tayo at yung pananampalataya na yun, yung tinetest. And let's continue the text. Sabi po dito, for you know that the testing of your faith produces steadfastness. Walang mapoproduce na steadfastness, katapatan, or patience, endurance, kung walang tinetest na faith. So that's why it's joy for us na in the testing of our faith, na kikita natin, ay salamat sa Diyos, for I am saved by grace through faith. And it is a gift. It is through the Word of God, the knowledge of the Holy One, and the wisdom that God bestows upon His people na naintindihan natin ano yung gospel. At doon tayo tinitest. At kagalakan, na habang tinitest ng ating pananampalataya, nagpo-produce ito ng katapatan, at yung katapatan, yung steadfastness, ano nangyari? Nagpo-produce ito ng maturity. Sabi po sa verse 4, let steadfastness have its full effect, that you may be perfect and complete, lacking in nothing. Nagkakaroon ng maturity sa faith. In other words, we become wise. Wiser. Mas nagiging marunong tayo sa pagkakilala sa Diyos kung sino siya. Ngunit, lagi ba? Dumarating ba sa pagkakataon na nagiging mangbang din ng isang mananampalataya? Last night, I told the men that it takes wisdom to know that you're a fool. Ulitin ko ha, it takes wisdom to know that you're a fool. Unless God bestows us the wisdom, yung karunungan na matutunan natin how depraved we are, how destitute we are. We cannot recognize this. In verse 5, if any one of you lacks wisdom, hindi lang ito paanyaya na kung ikaw ay kulang sa karunungan, hindi. Ito rin ang isang katotohanan na ang believers, ay alam nila, tanggap nila na in their own standard, in their own wisdom, foolishness yun. Kaya lumapit ka sa Diyos, humingi ka sa Diyos ng karunungan, at siya'y nagbibigay na hindi nanunumbat. Hindi siya nanunumbat, mga kapatid.
Kaya nga kapag nandun tayo sa part ng pagkakasala natin, and I said a while ago that foolishness is sinful, bakit? Lahat ng ginagawa ng isang foolish person, pag-aralan natin sa Proverbs o kung saan man, lahat yun ay kapalaluan, hindi pagsunod sa Diyos. So being foolish, ay nagkakasala ka in a sense na ikaw ay hindi namumuhay sa karunungan na binigay ng Diyos. It started in the garden. Ang pinakamatatalinong nilalang ng Diyos sa balat ng lupa ay si Adan at si Eva. When God created Adam and Eve, He didn't create them as babies, adults. Lahat ng knowledge and wisdom na kailangan nila sa buhay nila ay binigay na ng Diyos. And that's part of being created in His image. Nandiyan yung karunungan na binibigay ng Diyos. But in our sinfulness, we were corrupted. At yan ang best example. And I will jump dun sa part, sa verse 13. Let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts no one. But each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. Then desire, when it has conceived, gives birth to sin. And sin, when it's fully grown, brings forth death. Parang dinidescribe dito yung nangyari sa garden. Kung ano yung naranasan ni Adan at ni Eva. And precisely, this is what we experience whenever we turn to foolishness. Imagine, binigay na ng Diyos lahat. Kay Adan, kay Eva. Lahat ng kakailangan ninyo. Wala na kayong kakailanganin sa mundong ito, sa buhay na ito, kundi pre-provide na ng Diyos lahat. But in their foolishness, naniwala sila dun sa wisdom na binibigay kuno ni Satanas, nung serpent. Talaga bang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo? Subukan yung kainin yan at magiging kagaya kayo ng Diyos. And that's foolishness. And the moment Eve took a bite of that fruit, that's foolishness. And when Adam participated in that sinful act, that's foolishness. Kamangmangan, kasalanan. Buti na lang, may pagliligtas ng Diyos. In our sinful state, inabot niya tayo. In our sinful state, doon niya, sa pagkakasala ni Adan at ni Eva, doon narinig yung proto-evangelion. Unang paglalatag ng ebanghelyo. At salamat sa Diyos na meron John 3:16 na naisulat na pagpapatunay ang sino man ang manampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kunit magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Napakaganda. Bakit? Only those who have received the wisdom comes from God can believe. The foolish will say there is no God. The foolish will suppress the truth in unrighteousness, as Romans says. At salamat sa Diyos, dahil sa Kanyang pag-ibig sa atin, may pagmamalaki tayo. Hindi yung karunungan natin, kundi yung kababaan natin. As of verse 9, sabi dito, let the lowly brother boast in his exaltation and the rich in his humiliation, because like a flower of the grass, he will pass away, for the sun rises with its scorching heat and withers the grass. Its flowers falls and its beauty perishes. So also will the rich man fade away in the midst of his pursuits. The rich man personifies everything na pinagtitiwalaan mo sa sarili mo, and that includes your earthly or worldly wisdom. Pero sabi ng Diyos, if any one of you lacks wisdom, humingi sa akin. That's being destitute, being poor in spirit, being the part of the beatitude. Na wala akong may pagmamalaki, mangmang ako. Wala akong kakayanan. Ito na yung sinabi ko kanina, kagabi. Only a wise person will recognize that he is a fool. Kasi yung karunungan na yon ay hindi nagmula sa sarili niya. Binuksan ng Diyos ang mata ng isang mananampalataya, kaya niya na-recognize yung kasalanan niya, kung gaano siya ka-depraved, at kung gaano ka-banal ang Diyos, kaya siya nanampalataya sa Diyos. Dahil alam niya, kailangan niya ng kaligtasan. Salamat sa Diyos.
dahil sa kanyang biyaya, hindi niya tayo sinusumbatan pag tayo lumalapit sa kanya. And in our foolishness, dumarating sa pagkakataon ng isang matalinong Kristiyano ay napaglalalangan. Kung paano si Adan at si Eva, isang matalino dahil sa katalinuhan na binigay ng Diyos sa kanyang karunungan, nag-fall pa rin sa kasalanan. Ngunit ang mensahe ng Panginoong Diyos, if any one of you lacks wisdom, if you're living a foolish life right now, ask God for wisdom. Meaning to say, repent of your foolishness. Magsisi ka sa iyong kamangbangan at tanggapin mo ang salita ng Diyos, tanggapin mo ang kanyang karunungan. At ang pangako, hindi siya manunubat. Pero may disclaimer. In verse 6, but let him ask in faith. Nandun dapat yung pananampalataya. With no doubting, for the one who doubts is like a wave of the sea that is driven and tossed by the wind. For that person must not suppose that he will receive anything from the Lord. He is a double-minded man, unstable in all his ways. Binanggit ito sa chapter 4. Pinakita doon kung ano yung instability ng isang tao nang inuna niya yung desires niya, nagkasala siya. And mind you, believers, dumarating sa punto na to, nagiging mga mangmang tayo, nagiging mga palalo tayo dahil sa desires natin na ungodly. Pero ang pangako ng Diyos, kapag ang karunungan ng Diyos ang ating iniyakap, yung flip side ng instability, yung flip side ay, ano, sabi doon, you will be mature, lacking nothing, natitest yung faith mo, tumitibay ka sa pananampalataya, lumalago ka, and you become more Christ-like. In conclusion, sabi po sa verse 16, do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will, he brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruits of his creatures. Napagad ng sinabi ito ng salita ng Diyos. And I want to quote Paul Washer, sabi niya, the reason why Christians fall easily into sin, because we lose the knowledge of how good God is, marvelous how good what God has prepared for us. In Ephesians chapter 2, in the line of, for we are saved by grace through faith. It is a gift, not by works, so that no one can boast. And we are God's masterpiece. That's good. Maganda yun. Pero merong mas good. Yung works na prepare ni God for us in advance. Maganda. Ang ganda ng mga binigay ng Panginoon. And that's also a gift from God. Flip side, yung kasalanan. Akala natin at first good. Akala natin maganda. But in our foolishness, pag nagkakasala tayo, nagiging mga mangmang tayo, nagiging palalo tayo. So what happens? Pinagpapalit nating totoong maganda na sinabi dito, every good and perfect gift binigay ng Diyos, it is something na hindi unstable. Dahil yung nagbigay ay hindi unstable. God is consistent in His gifts. Kung paano ang ating kaligtasan ay regalo ng Diyos, ang pananampalataya ay regalo ng Diyos at hindi ito hindi natatapos ang kaligtasan, it is eternal, ganun din ang Diyos, eternal din siya. Ganun din ang kanyang mga regalo. Pero yung in our foolishness, pag pinagpalit natin yung good things na ginawa ng Diyos para sa atin, pinagpalit natin sa kasalanan, anong meron? May instability. At first, pag natikman mo ang kasalanan, ang sarap. Talagang na-satisfy yung desire mo. Pero yung nag-tempt sa'yo and exploit yung desires mo, siya rin yung mag-accuse sa'yo. Kristiyano ka pa naman, ginawa mo yan. Yun din yung mag-accuse. Yun din yung magtatanggal sa'yo ng yung kasalanan mo, yun na maglalayo sa'yo sa kagalakan. Nawawala yung kagalakan natin. Nawawala yung stability natin. At ang sabi doon, para kang sinisiklot ng alon. Unstable in all your ways. So how can we come back in our wisdom? Ask God.
nilatag ni James, chapter 4, verse 7. Humble yourselves before the Lord. Humble yourselves before the Lord. Pagpakababa tayo sa Panginoon. As we humble ourselves, sabi doon, resist the devil and he will flee from us. Salamat sa Diyos na may karunungan nagmumula sa Kanya, may kaligtasan, at tayong Kanyang mga alipin, mga lingkod, mga minamahal, ay merong kasiguraduhan sa Kanyang pananampalataya.